Hi, Boss D! Please say hi! Abigtan niyo po ako! Nobera? Bakit kaya? Kaya naman pala eh. Priority natin ang fans dahil walang sports kung walang fans. Walang sports kung walang fans. Hi, Boss D! Hi, Boss D! Ito yung sikat. Oh, ito yung sikat na sikat na sikat na sikat! Sobrang kasikat na sikat to. Pero hindi ko siya kilala. Just say hi! Wala akong pakialam kung anong credentials ninyo. Wala akong pakialam kung champion kayo. Kung ganyan yung ugali nyo, wala kayong kwentang tao. So ito ngayon, meron tayong i-react na intense. Nababalitaan nyo sa buong social media, sa TikTok, sa Facebook, sa kahit sa YouTube. Talaga namang ano, yung kay Deanna Mamansin. Kasi na isang araw, napanood ko to kay Boss Rino, kay JB Tan, tapos yun si Rendon, galit na galit. Hindi ko alam kung bakit, no, pero alam mo yun, nire-react na ng lahat, kaya i-react na rin natin to. Hindi naman ako maalam sa volleyball, wala akong kaalam-alam yan, hindi rin ako mahilig, no, hindi ko rin makilala yun din, ha. Pero alam mo yun, lahat ng tao nagre-react. Hindi ko alam kung anong pangalan ng team, no? Choco Choco Mucho yata, Flying Titans yung pangalan ng team. Tsaka yung pinaka-target nung topic ay yung Deanna Mamansin, no? Kakagigil nung pinanood ko talaga. Talagang, hindi ko maintindihan, no? Gigigil ako. Pero may napansin lang ako parang mali. Mamaya natin pag-usapan yung mali. So panoorin muna natin yung unang video. Ay, mamar... Oh, hindi na. Wait. Hi! Morning! Hi, Boss D! Hi, Boss D! Hi, Deanna! Bye-bye! Just say hi! Hi, Ortiz! Hi, Ma'am Bea! Good morning! So... Ay, si Ortiz! Ay, si Ortiz! Ay, si Mamadi, abit pa niyo po ako, ma'am. A few moments later. So, ayun, nakita nyo, naglalakad sila, tapos ini-snub nila yung pants. Pero hindi ko alam kung anong meron kay ate girl na nagkakamera. Bakit hindi siya pinapansin? Nakakagigil yung pants ka, parang anliit, nakakaliit, nakakababa, eh, di ba? Parang anlayo-layo ng pinuntahan mo, di ba? Alam ko nasa Boracay sila, pumunta ka pa ng Boracay, o siguro taga Boracay nga. Talaga naman makikita mo doon sa comment, ang daming nagko-comment. Hindi ko talaga, parang, gigigil ako, gigigil ako sa inyo. Gigigil ako sa inyo, nagigigil talaga ako. Di ba, nakakagigil. Tapos tingnan mo yung tingnan mo yung comment ni Rendon Labrador. Player na akala mo naman kung sino. Bakit kayo ganyan? Sino ba yung coach niyan? Coach, ano ba yung mga bata mo? Bakit ganyan? Kulang yata sa training eh. O ikaw ganyan ka rin. Nakakainis kasi na ganyan yung... So syempre, di ba? Buhay naman nila yon. Oo, so pwede naman sabihin nila ng wala tayong pakialam na buhay nila, papansinin nila ang gusto nila o hindi. Pero sana naisip nyo, di ba? Yung volleyball court, tinayo yan ng may mga upuan, di ba? Ibig sabihin, kasama yung mga fans dun sa sa laro nyo. Lagi yan. Package yan eh. Di ba? Ewan ko kung anong inaano nyo, no? Pero para sa akin kasi, yung fans o yung supporters, kasama sa team yan eh, di ba? Kung feeling nyo, naglalaro lang kayo para sa team, syempre, yung mga supporters, tsaka yung, hindi yung basta, hindi yung basta
i-ignorin nyo na lang. Pero kasi sa isang banda, hindi talaga maalis sa isip ko, no? Parang iilan-ilan lang sila. Isa, dalawa, dalawa lang yung naririnig ko, di ba? Bakit hindi sila pinapansin? Dalawa-dalawa naman sila. Hindi sila pinapansin ng buong team. So, parang imposible kasi na hindi, di ba, ang dami, pag sabihin, lahat sila isnabero, isnabera, di ba? Bakit? Ano ba meron talaga si Ate Girl? Mamaya na lang talaga natin pag-usapan yan. Meron kasi isa pang video, di ba, na talagang magigigil ka kapag pinanood mo to. So, warning sa inyo to, pag hindi nyo, kung ayaw nyo manggigil ng husto, eh, huwag yung panoorin. Ito yung video. Hello. Dina. Dina. Dina, tingin ka lang. Dina. Parang edited yung. Ewan ko, baka mali lang yung tingin ko. Pero parang piling ko edit. Nagpapabipin, nagpapapicture naman, di ba? Nagpicture naman si Deanna pa ngayon nagpicture. Pero, ba, ano, kung alam mo yun, parang pag, kung ikaw yung nandun, di ba, yung idol mo, nakita mo, binati mo, hindi ka na nga binati, hindi ko na maalam dito kay ate, bakit sinundan pa ulit niya? Paano mong, ano ba, gusto niyang patanayin talaga kung snubber talaga yung Deanna. Pero para, man, bakit naman po ganoon? Yun lang yung tanong ko. Bakit naman po ganoon? Bakit ini-snub niyo yung tao? Simpleng hi, ano ba naman talaga? Hindi, wala akong maisip na kasing dahilan para hindi kayo mag-hi. Napakadali nun. Kasi, paano kung yung fans nyo, supporter nyo, o yung fans nyo, di ba, eh, may sakit? Oo. Paano kung may cancer na? Paano kung may tanning na? Diba? Paano kung malapit ng kak, ganun? Diba? Tapos ang isa sa mga hiling niya bago siya umabot doon eh yung makita kayo at kumaway. Diba? Diba? Parang ano, nakakalungkot. Kayo pa yung naging dahilan kung bakit siya nag-fail sa buhay. Parang ganun yung naiisip ko eh. Di ba, paano kung may sakit yun at malapit ng maano? Gusto lang nilang sumaya. So, yun nga sinabi ni rin doon, di ba? Si Kobe Bryant nga eh, 8 oras silang nag-antay, di ba? Pero talagang kumakaway. Tapos dumadalaw pa nga sa may sakit si Kobe Bryant. Oo, nakita ko yun. Idol ko yan eh. Di ba, yun yung hindi makatarungan. Para sa akin, hindi naman sa ano, buhay niyo yan. Oo, wala naman kami magagawa kung hindi niyo kami papansinin. Pero sana, 'di ba? Sana sa umpisa lang kung ayaw niyo ng supporters o ng fans, edi sana sinasabi niyo na kagad na, "Oh, eto, ayoko ng supporters. Gusto ko pag lumabas ako, wag niyo akong papakialaman na." Mga ganun, 'di ba? Sana may mga pamensahe kayong ganun nalalaman. Pero hindi ko magets kung parang feeling ko medyo quick konting edit yung video. Ewan ko ha. Baka malabo na lang talaga yung mata ko. hindi ko alam ang sasabihin ko dito sa totoo lang. Yung volleyball court, ginawa po iyan na meron talagang kasamang mga upuan, 'di ba? Para manood yung mga kapamilya niyo, kasama nyo sa team of court, di ba? Kasi yung mga fans, supporters, kasama talaga yan eh. Kahit pa sabi naman mga business yan, di ba? Ginawa yan para sa consumer. Kaya yung product, sila yung consumer. So, nakita nyo yung point ko. Kasi para sa akin ha, kasi di ba, laki kami sa hirap. So, ito, hindi naman ganun kalaki yung channel na to. Pero lahat ng nare-receive ko, eh, dahil yan sa mga nanonood. Opo, dahil yan sa inyo. Oo. Nagkaroon ako ng headset, alam niyo yan, nagkaroon ako ng camera, 'di ba? Lahat yan natanggap ko dahil sa inyo. 'Yun. So, tatanawin ko yung malaking utang na loob sa inyo kasi kayo yung dahilan kung bakit ako nagkakaroon ng mga gantong bagay. Hindi ko alam. Siguro nga, baka mayaman sila. Natitake for granted nila. Gusto lang nila maglaro. Wapakal sila. Pero sana, di ba, naisip nyo na meron talagang sumusuporta. Meron mga taong nagmamahal sa inyo. Sana pagbigyan nyo kahit konting kaway lang. So, yun nga, no? Pero, syempre, di ba, hindi tayo pwedeng maging bias sa isang unang-una. Hindi ko naman alam kung anong pinagdadaanan nila. Hindi ko sila kilala, di ba?
Unang-una, siguro kagaya natin, meron tayong mga masyado tayong mahihiyain, di ba? Ayaw natin ng baka pagpinansin. Siguro siya, baka dumami. So, baka, yun, baka natatakot siyang magkagulo ang mga tao para sa kanya. Yun yung iniiwasan niya. Hindi yung, maiiwasan niya kasi mga public figure yun. Baka ganun ang iniisip. O kaya naman, di ba? Yun yung sinasabi ko kanina, pag-uusapan natin ngayon. Yung video, di ba? Ilan sila? Parang dalawa, tatlo siguro yung nagbibideo, di ba? Bakit hindi sila pinapansin? Yun ba ay talagang fans o yun ay hater? Di ba? Alam mo, pwede ka namang magbideo na nang aasar ka lang kasi hindi mo sila gusto. Alam mo yun? Tapos pibideohan mo para lang maipakita sa publiko na dinedead mo ka. Sino ba yung nagpost? Actually, hindi ko alam kung sino yung nagpost. Baka isa-search ko, sasabihin ko sa inyo kung sino yung nagpost. Ang hirap magsalita, syempre, unang-una, kailangan hindi ka bias dito. Hindi nila nagtatanong. Paano lang? Sinasabi ko lang naman. Hindi ko naman sinasabi ko anong meron. Hindi ko naman ano. Nagko-question mark lang ako kung anong meron kay Ate Girl. Bakit ka inisnab ng buong team? Diba? Baka naman kasi, malay natin, social media yan. Baka naman sinasabi mo, hi boss D, pero may hawak ka palang banner ng kalaban. Oo, bandera ng kalaban yung ginagano. Siyempre, bakit hindi nila pinapansin si Ate Girl na kumukuha ng video sa kanila, 'di ba? Buong team, as in buong team. So, 'yun lang yung pagdududa ko. Baka naman kasi mamaya hater 'yun, hindi naman pala fan, 'di ba? Kasi sinasabi niya doon na sinabi naman niya, "Avid fan niyo po ako." Avid fan niyo po ako. Bakit tumatawa ka pa? Bakit parang alam mo 'yun, parang nang aasar yung tawa. 'Yun lang yung feeling ko. Baka naman sabihin niya tamang hinala talaga ako. 'Yun 'yan eh. Bakit mo kailangan sabihin, "Avid fan niyo po ako." Avid fan niyo po ako. 'Di ba? Nagtatawanan sila habang binibidyohan nila yung mga player. Minsan mahirap paniwalaan kung ano yung nasa likod ng camera kasi hindi mo makikita. Yun lang talaga ang paniniwalaan mo kung ano yung nasa harapan ng camera. Diba? Hindi naman natin alam kung anong buong storya sa totoo lang. Pero talagang, yung video, nakakagigil. Ang question mark ko doon, tanong ko, bakit hindi pinapansin si Ate Girl? Yun lang, parang bakit? Alam mo yun, parang iwas na iwas sila kay Ate Girl. Tinitingnan pa ulit-ulit yung video. Talagang parang iwas sila. Talagang parang kailakulang na lang gumanon sila sa camera para magtakip sila ng mukha eh. Diba? May something. Hindi ko alam kung ano yung something na yun, diba? Kasi simpleng kaway, oo, ang hirap ibigay niyan. Tama naman yung si Ren doon. Anong excuses nyo para hindi nyo maibigay yung thumbs up o yung kaway nyo o yung ngiti nyo, di ba? O yung simpleng tango nyo dun sa fans. Ang tanong, fans ba talaga yon? Meron bang fans na hindi ini-snub ka na tumatawa ka pa? Siguro sa kahihiyan, tumawa na lang siya. Pero syempre, kung yun ay nahihiya siya, hindi niya ipopost yun, di ba? May something eh. Bakit ipinost? Naguguluhan ako. Pero yun nga po, ang lesson talaga dito, kung meron taong sumusuporta sa'yo, wag mong isnabed. Kasi sinusuportahan kanya. Kasi off-cam, off-court, pag may kaaway kayo, sila ang magtatanggol sa'yo. Sila susuporta sa'yo. Sila yung magiging backup mo. Experience ko po iyan. So hanggang doon lang po yung video. Kaya, pabay na antay natin. Bye. Ako si Pongoy, ang kauna-unahang YouTuber na may third brain. Butang na naman si Pongoy.